Ganyan lang, ganyan ko lang po siya inaayos. So, ayun. Hey everyone, it's me Jovi and welcome back to my channel. So, ngayon po ang gagawin po natin ay ipapakita ko sa inyo kung paano or on how I vlog. Papakita ko sa inyo kung paano ako nag-set up ng aking camera and mga other pang ginagamit ko sa pag-vlog. So, ipapakita ko ngayon sa inyo yung lahat. Napakasimple lang po ng ginagamit ko. That was easy! Dahil nga, beginner pa lang naman ako. So, ang ginagamit ko po is ang aking phone lamang. Hindi ko po siya mapapakita kasi siya po, yung phone ko po yung gamit ko ngayon. And then, mga gamit lang po sa bahay yung ginagamit ko. Kagaya nito. Itong headset na to is ginagamit ko para sa mic. Ginagamit ko siya para mas loud and clear yung boses ko. And then, isa pa po sa mga ginagamit ko is ang papakita ko po sa inyo. Bale, usually ito yung nagiging setup ko kapag ka nagbablog ako. Yan. Ito po yung ginagamit kong flashlight para mas malinaw po yung maging kuha. Mas maganda yung maging lightning. Ito muna yung ginagamit ko for now. Kasi wala pa po tayong budget para bumili ng ring light. And then, kung makikita nyo, ginagamit ko din po is unan. Unan lang para maging stand ng aking phone. Para hindi siya matumba. At ginagamit ko din po itong upuan para level lang po siya sa akin. Yun lang po yung ginagamit ko. Mga basic lang po yung mga ginagamit ko para sa aking vlog. Dito ko po siya nilalagay sa taas. And then yung phone ko po, dito ko nilalagay. Para mas magandang tignan yung video. Ganyan lang. Ganyan ko lang po siya inaayos. So, ayun. Ganun lang po kadali yung pag-set up ko ng aking pag-vlog. And then, ngayon po, sasabihin ko po sa inyo yung inspiring message ko lamang po para sa mga beginners din po na kagaya ko. Although, mahirap mag-vlog, pero kailangan nating kayanin. Sa una, napakahirap kasi syempre merong mga kailangan tayong sundin sa YouTube. Kagaya ng sa paglalagay ng background music, kailangan piling-pili talaga lahat ng music na gagamitan natin. At dapat i-make sure natin na free yung music na ilalagay natin dun sa ating vlog. Kasi malalagyan tayo ng copyright claim or copyright strike kapag ka nagawa nating gamitin yung mga music na hindi natin pag-aari o may mga copyright. Tapos, isa pa dun is napakahirap sa panahon ngayon maghatak ng mga subscribers kasi naman, diba nga, hindi naman porket nanood sila ng video mo is magsusubscribe na agad sila sa iyo. Kailangan mapatunayan mo muna sa kanila yung ganda ng content mo, ng vlog mo. And then, masasabi ko lang po sa mga beginners na kagaya ko, hindi nyo kailangan gumamit ng mga magagandang camera para lang po kapag vlog. Hindi nyo kailangan agad-agad ng tripod, hindi nyo kailangan agad-agad ng ring light. Marami tayong makikita sa bahay lang na magagamit natin at makakapag-vlog na tayo, makakabuo tayo ng sarili nating channel. Kailangan lamang po natin mag-isip ng syempre magagandang content para syempre ma-entertain yung mga manonood sa atin. Gusto ko lamang po sabihin na huwag po kayong pangihinaan ng loob kung gusto nyong mag-vlog, mag-start na po kayo agad ngayon din. Hindi nyo na kailangan maghanap pa ng magagandang gamit para lang makapag-vlog kayo. Kagaya nga lang po nung pinakita ko sa inyo, napakadali lang naman po. Kahit sino po ay pwedeng mag-vlog at kaya nyo pong gawin yun. And then, magtiwala lamang po kayo sa sarili nyo, kayang-kaya nyo, at maging confident po kayo sa lahat ng gagawin nyo. Kasi kapag wala yung confident, hindi nyo magagawa, hindi magiging successful ang lahat ng bagay. Kung masaya po kayo sa ginagawa nyo, is
maganda na, enough na po yun para makapagpasaya din po kayo ng ibang tao. Kailangan, kapag mag-vlog ka, dapat, hindi lang sila yung sumasaya, kundi ikaw din. Dapat masaya ka din sa ginagawa mo. Sana po, nakatulong at naka-inspired ako sa inyo. Kung sa mga mag-i-start pa lamang, huwag kayong mag-hesitate or huwag kayong mag-aalangan na gawin yung bagay na gusto nyo. Kung meron namang mga bagay na magagamit nyo. Kasi yung iba, iniisip, paano ako magba-vlog, paano, wala akong magandang camera, wala akong tripod. Kagaya ng mga pinakita ko kanina, napakasimple lang po ng mga ginagamit ko. So, kung gusto nyo mag-start ng vlog, mag-start na po kayo habang maaga. Dahil dumadami na po tayong mga vloggers ngayon. Kaya naman, ngayon pa lang mag-start na kayo para in near future, makamit nyo na yung talagang gusto natin. Kung makikita nyo sa umpisa, pa isa-isa or padala-dalawa lang yung magsusubscribe sa inyo, huwag agad-agad kayong susuko. Maging consistent lang kayo sa pag-upload ng video nyo. And for sure, dadating yung time na marami na din ang magsusubscribe at marami na rin ang manonood sa mga videos nyo. Sa mga unang videos na i-upload nyo, hindi man ganun kadami yung views, pero panigurado, dadating ang panahon na madami din ang magsusubscribe at manonood ng mga videos nyo. Lalo kapag ka nakikita nila na na-entertain sila sa ginagawa mo. And yun lang po, and sana na-inspire ko po lahat kayo na nanonood. Yung mga magbablog, sana nakita nyo kung gaano lang kadali, I mean, gaano lang ka bilis mag-set up ng vlog kahit hindi ganun kaganda yung inyong mga kagamitan. Ayan, tapos na po natin ipakita sa inyo yung vlog setup ko, and then nakapagbigay na rin po ako ng message sa inyo. So, ayun lamang muna po for today. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. And kung nag-enjoy po kayo, please leave a like and subscribe. And mag-comment din po kayo below kung ano yung mga suggestions nyo sa akin na pwedeng gawin or improvement na nakikita nyo na kailangan ko pong gawin. Yun lamang po, and maraming salamat. Bye!